Magandang araw, Pilipinas! Narito ang pinakabagong balita sa Pilipinas at sa buong mundo ngayong araw ng Lunes, Agosto 19, 2024, at kayo'y nanonood ng Pilipinas Balita na. Bagyong Dindo lumalayo na sa Pilipinas. Naging ganap na tropical storm ang Bagyong Dindo habang ito ay lumalayo mula sa teritoryo ng Pilipinas. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ang galaw nito habang wala nang inaasahang direktang epekto sa bansa. Klase sa Batangas suspendido dahil sa volcanic smoke. Maraming lugar sa Batangas ang nagsuspindi ng klase dahil sa usok na nagmumula sa Taal Volcano. Ito ay dulot ng mataas na sulfur dioxide emission na nagdulot ng smog na mapanganib sa kalusugan. Pagbabanggaan ng motor tanker sa Steel Bridge sa Samal. Isang motor tanker na may kargang coconut oil ang bumangga sa isang tulay sa Samal. Sa kabutihang palad, walang iniulat na nasaktan, ngunit pansamantalang naapektuhan ang daloy ng trapiko sa lugar. Paglaki ng kita ng pelikulang Unhappy for You. Nakalikom ng higit 100 milyon ang pelikulang Unhappy for You sa loob ng 4 na araw mula nang ito ay ipalabas. Pinag-uusapan ang malaking tagumpay na ito sa larangan ng pelikulang Pilipino. Karapatan ng mga barko sa Escoda Shoal ipinaglalaban ng ECG. Mariing ipinahayag ng Philippine Coast Guard na may karapatan ang mga barko ng Pilipinas na maglayag at magsagawa ng operasyon sa Escoda Shoal na bahagi ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. June Mar Fajardo, 8th Ace Title sa FB. Muling kinilala si June Mar Fajardo bilang Most Valuable Player o AAF sa SBA, ang kanyang 8th titulo. Si Stephen Holt naman ang itinanghal na Rookie of the Year ngayong season. Patuloy na pagsiklab ng kaso ng Ebola sa Afrika. Lumarami ang bilang ng mga kaso ng Ebola sa ilang bansa sa Afrika, kung saan nagsusumikap ang World Health Organization na masugpo ang pagkalat nito. Protesta sa Estados Unidos laban sa gun violence. Nagprotesta ang libu-libong Amerikano laban sa patuloy na gun violence sa bansa na nagdulot ng malalim na diskusyon tungkol sa gun control. Pagpapatuloy ng tensyon sa Israel at Hamas. Muling nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng Israel at Hamas kasunod ng mga bagong atake sa Gaza Strip na ikinababahala ng mga international community. Pag-atake ng Russia sa Ukraine patuloy. Patuloy ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine na nagdudulot ng matinding pinsala sa infrastruktura at buhay ng mga sibilyan habang humihiling ng karagdagang tulong ang Ukraine mula sa NATO. Ito ang mga balita para sa araw na ito. Ito po ang inyong tagapagbalita para sa Pilipinas Balita Now. Huwag kalimutang mag-comment, mag-share, mag-like at mag-subscribe upang manatiling updated sa inyong pang-araw-araw na balita. Magandang umaga, Pilipinas!